Sa layuning mapangalagaan ng public health at safety, nagbigay ng direktiba ang Department of the Interior and Local Government o DILG sa mga local chief executives na ipatupad ang pagbabawal o limitasyon sa mass gathering sa iba't ibang klasipikasyon ng community quarantine sa bansa. Kung papalyang maipatupad ito, posibleng maharap sila sa parusa dahil sa pagpapabaya sa pagganap ng tungkulin. Sa pahayag ni Interior Secretary Eduardo Anyo, maaaring sampahan ng administrative complaint o criminal case ang mga irresponsableng leader ng lokal na pamahalaan. Anya, may importanteng tungkuling ginagampanan ang mga local government units o LGU sa pagpapatupad ng regulasyon laban sa mass gatherings at kinakailangang i-adopt at sundin ang guidelines at mga polisiya ng Interagency Task Force. Inatasan din ni Anyo ang Philippine National Police o PNP na istriktong ipatupad ang mga polisiya ng IATF laban sa mass gatherings. Maaari namang magsumbong o maghain ng reklamo ang mga mamamayan sa local DILG regional offices kung hindi maipatutupad ang mass gathering regulations sa pamamagitan ng email sa dilgeoc.complaint@gmail.com. At numero ng telepono 02-8876-3454, local 881-884. Sa Modified Enhanced Community Quarantine, maaari ang religious gathering, subalit limitado lamang sa 10% ng venue capacity at bawal ang gathering sa labas ng residences. Sa ilalim naman ng General Community Quarantine, pwede rin ang religious gathering, subalit limitado lamang sa 30% ng venue capacity at bawal pa rin ang gathering sa labas ng residences liban sa mga pinahihintulutan. Samantalang sa Modified General Community Quarantine naman, maaari ang gatherings hanggang 50% ng seating o venue capacity, subalit ipatutupad ng mahigpit ang minimum public health standards. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.